So nilupad pa mi from Davao to Lawag, mong ubanta ninyo kay Mang Laagta sa Ilocos. Ilocos Norte is one of the country's most popular tourist destinations, offers a delightful blend of natural wonders, cultural heritage, and mouth-watering cuisine. Thanks to Philippine Airlines, naanay direct flight from Cebu to Lawag and vice versa, maong dali na lang sa ato mo visit sa Ilocos. Nami karon sa Plaza del Norte Hotel and mo na ilang likod. Para sa first destination today, mag-add to me sa Malacañang of the North. So kita-kits later. Pagdudusahan ko ng luha, kung dinimot ka sa iyong sumpa, ngunit ako'y naniniwala, pag-ibig mo ay takip. So nami karon sa Malacañang Palace of the North and gebuild di siya tong year 1976. So karon gihimo na siya og tourist destination. Malacañang of the North, also known as Malacañang Tiamianan in Ilocano dialect, is a national park and museum located in Paway, Ilocos Province. So kani nga balay under na siya sa Ilocos Tourism. Imagine anak ni President Marcos atong 1976 and gusto ka magtanog sunset. Well, ingon na yung feeling. Make sure to watch your step. Kaya na apay floor wax, literally. But anad na ko, ana, kay kahoy po na mong balay. So watch your step. After na mo mag-visit sa Malacañang, nag-quick stop lang may sa Chinese Garden for a quick photo. The friendship of Ilocanos for Chinese. After ana, just in time lang may para makaabot sa ilang in-granding at Tan Ok ni Ilocano Festival. May karoon sa ilang stadium, may nag-attend may karoon sa ilang Tan Ok Festival. Muna na siya ilang itawag na festival. Festival ay mag-upkito na ito ng more than 20 ka municipalities, including ng cities, and as you can see, dagang hantik na ako sa stadium. Porta. Nina, kada kayo amin. Gusto ko tuloy empanada. La fiesta empanada. Lamay na ni Gal empanada. Okay, so nag-dinner may karon sa stadium para sa ilang event and money ang sudan ng itaon. So ilang dinuguan ay nakapil nga murag crispy na tawag nila is dinardaraan mura siyang chicharon. So good. Noon ang Ilocos sa ilang lami na gulay. Siyempre nagkuha sa ilang eggplant. So ilang trabis kikuha na daan. Dinix ta ng mga sagol o gibot ng balik sa shell. So dinit na kanit mag buak-buak. Atong driver mo. Kitchen baka. So tender. Ano kaya masa? Ay fatty. Abot na sa Davao. Parang dawag. So dito sa Danapol yun. Nila ang dessert yatag. First bite yan. Check egg tart. Second day na naman sa Ilocos karon. Diri may nag-stay sa Plaza del Norte Hotel and later mag-atom sa wind farm o daghan pa mag-atuan. By the way, ang gamit ng microphone karon is ang Holyland Lark M2. Muna siya itong murag coin lang kadako ng microphone and pwede rin mo siya magnetically attach yung shirt and you are good to go. Kung gusto ka ani, butan ako ang link sa description. Good morning. Hey guys. Good morning. Thank you for sure sa Nikki 915. Siguro So itry na ko ilang scrambled egg, longganisa, hindi ko sure unsan eh. Adobo ata, pero mix ang chicken or pork and maybe fish fillet. So nami karon sa Kaangiran Falls, nami karon sa top part sa Ilocos Norte. Okay, so kung mo-add to mo, then make sure nga madala mo extra shoes na pang-trek or chinelas. E bawal din magsapatos kung mabasa good in yung tiil. So namin karon sa Jack's Cafe diri sa Bangi, Ilocos Norte. Kita niyo sa background ng windmill farm. Later mag-ride niyo og ATV sa baba. So namin karon sa windmill farm. And karon magsakay ning ATV. Siyempre, wala na mag-ipalagpas na maka-experience mag-ride sa ilang ATV alongside sa ilang famous windmills. Hapit na mag-end among second day diri sa Ilocos Norte.
And karon na amin sa Hakuna Matata Resort para mag-watch og sunset. Welcome po sa Pansan Beach Resort, sir. So mo na mong third day today. After na ko mag-watch og sunset, gaya na sa among hotel sa Pasian Hotel. Nag-tour bi sa ilang farm. So mo na yung mulberry, ang black ang tamis. And after ato, naghapit mi silang bridge. And karon nami sa Burgos Wind Farm. Mahon siya ang isa sa daghan pang wind farm diri sa Ilocos Norte. Mi sa bayan sa Burgos. And maadto mi sa rock formation. Maglakaw pa daw diri og 700 meters. Ganina ilang giingon 300. So na may option maglakaw or mag-rent og horse. Ito yung anim na pirata. Horseback riding, magkaroon pa doon lang sa rock formation. Ang rin silang horses, 100 na back and forth. Giddy up, boy! Okay, para sa mong lunch na mikroon dali sa Asarica Garden sa Pasukin. Sakto gigutom na pugko. So mga onsa ta. Fourth day na namo karon diri sa Ilocos Norte. Diri mi karon nagstay sa Michi Hotel sa Lawag City. Daghan naming hotels na stay diri sa Ilocos Norte and so far mao ni akong favorite hotel. Daghan gyud mo activities nga pwede mabuhat diri ang hotel. Pag-abot namo, nag-swimming mi, nasilay basketball court, pwede pa ka makahiram og bola, nindot ilang murag kubo nga rooms, pati ang CR, usog ilang wifi, and the best part, lami ilang food. And first time ko na katilaw, galuhalang ang cheesecake. Halo-halang cheesecake. Hi, ma'am. Hello. First time mo na ano halo-halo nga cheesecake and wala gyud ko na disappoint. Dako kay lang place, daghan gyud mi activities na buhat, naka-relax gyud mi and ready na mi sa mga activities niya. So na mi karon silang view deck diri sa Solsona, nagbiyahe mig mga sobra oras gikan sa baba, padulong silang mga taas nga buntod and mao ni ang view. Makita yun akong Holy Locos diri nga side. Nami karon silang campsite and pila lang siya ka minutes away from the view deck. Kung gusto mo mag-camping, free lang siya. Kailangan lang magpa-register sa ilahang government. Nami karon diri sa Pinili Inabel Center and na-address si Lola Magdalena Gamayo, also known as Nana Dalen, a master weaver and national living treasure. Isa siya nga dakog na contribute sa national weaving tradition. Nako karon diri sa Paway Church. Isa na siya sa pinakadugay ng church diri sa Ilocos. Na-build daw na siya around atong 16th centuries. And siguro na nasa 400 to 500 years old na siya nga church. So wala sila exact date kung ano saan siya nabuhat. Isa sa naka-amaze diri kay iyang palibot nga building is karaan gihapon. Masimpag mga modern siyang store. So nami karon sa Batak and diri nami magtilaw sa akong gina-crave na empanada. Mani ang home sa signature nga Ilocos empanada. Ito dito siya i-try. Init pa kayo. By the way, ang story sa empanada nakadaog sa ilang Tanok Festival. Moto nag-grave ko. Gusto ko tuloy mag-grave ko empanada. Fiesta empanada. Lamay na lang ako empanada. And 4 days na ko nag-grave, ani. So, mo ni magkaon ilang locals. Ginasagulan nila Ilocano ng asuka. Ug ilahang banana ketchup. Nasa sagol ng longganisa, papaya, munggo, ug itlog. Nasa lumi kayo siya. Ilang gamit is rice, ilang wrapper. Nagigaling. 4 days na yung nag-crave ba niya. Sukat pag-land. And karoon lang ako kaon. Isagit siya sa must-have kung maadto mo sa Ilocos. Kaya na among i-take out, kaya nagkapas mi sa sunset sa dunes. Papaya sa ito siya. Okay, so nagtiwas kong kaon dito sa bar. Kaya wala akong nahurot dito. Baby. Name us. Ilocos Norte, I'm in!
tayo ng ilang pancake, longganisa, tocino, and bihon. Try na ko na mango juice. This is tisya nga lapot. Mura siyang sampalok. Naipaga sampalok. No? Pero may silasa. May sampalok pero mangga. Pero yeah, zesty no? Mm-hmm. Ano yung version sa lambulad? Ang tawag nila kay kit-kit. Crunchy. Bundot. Mura siyang pusit. Naimas. Thank you, GovMat, Ilocos Norte Tourism, and Philippine Airlines. Whether you're drawn to cultural landmarks, pristine beaches, or adrenaline-pumping adventures, Ilocos Norte promises an unforgettable journey. I know medyo layo ang Ilocos para sa itong mga kababayan nga Bisaya, but thanks to Philippine Airlines, dali na lang kayo kay Nanay direct flight from Cebu to Lawag. Huge thanks to our friends at Philippine Airlines and Ilocos Norte Tourism for hosting us and allowing us to experience what Ilocos Norte has to offer. Mauni akong first time mag-visit sa Ilocos Norte, and it's truly one of my most unforgettable experiences. Ilocos Norte!